Zoom tutorial na. Okay. Unang-una, pag-change ng virtual background. Kanina po, nag-message ako na sana na i-save nyo yung inyong COC na virtual background. Dahil baka po, ang mangyari ay magkaroon ng mga tawag dito post-convention meeting, breakout meeting, tapos ang pinapa-change na background ay yung background na yun, or any meeting na gusto natin na iba yung background. So, ang kailangan po natin i-concentrate at i-familiarize ay yung na mga button sa ilalim. So, alam na natin na itong una ay mute and unmute. Itong pangalawa ay start your video or pwedeng i-hide yung video. Sa security po, wag muna natin isipin yan. Yung participants, pwede natin i-click para malaman natin kung sino-sino yung nandun. Yung chat, syempre nandyan din. Yung share screen, yung reactions. Wag muna natin isipin yung apps at saka, of course, yung end. Wag na agad i-end at baka mag-end meeting. Okay? Simulan natin yung pag-change ng virtual background. I-click nyo muna yung parang arrow pataas sa tabi ng start video. Yung mismong icon po or symbol ng video nyo. Pag kinlik nyo po yan, lalabas po ito. Ayan, talaga, inilagay ko sa slide. Ano na kunyari, nasa live, ano po. Pagka, syempre, nakalagay dyan, choose virtual background. Yun po, yun, choose virtual background, magbublue yan kapag na-click nyo siya or na-select nyo siya. So, click your choose virtual background, lalabas yan. Oh, di ba? Nirecord ko na yung ginawa ko kanina. Kung wala pa po sa listahan ng inyong background, kasi napupunta po dito sa gallery na to, yung mga nagawa nyo ng background. Kung wala pa, kuhanin nyo po dito. Kita nyo po itong plus sign na maliit. Kaya po yung iba nahihirapan talaga na mag-change. Kasi naka-hide lagi yung mga buttons ni Zoom. Okay, so i-click nyo po yan. Pag kinlik nyo yan, kaya hindi ko na po isinama sa screen. Pag kinlik nyo yan, hanapin nyo kung saan naka, what do you call this, saan naka-save yung inyong, opo, yan, click that, tapos saan naka-save yung inyong, wait lang, saan naka-save yung inyong background. Kaya hindi ko na po binigyan ng screenshot yun kasi kayo ang nakakaalam sa nyo sinave. So, pagka na-click, na double click nyo na yun kung saan nakasave yung mismong picture, yan, na may preview naman dito sa taas na, kumbaga, eh, sa Tagalog ay tumalab na. Tumalab or nag-take effect na yung inyong virtual background. Iko-close nyo lang itong mismong window na to, ito po sa taas yung nasa red na close button nyo. I-close nyo lang yan. Kanina tinuruan ko si Tita Rosa mag-studio effects. Yan. Kasi sa baba na to, yung nasa pinakababa po na nasa kanan nakalagay studio effects. So yung studio effects po na yung pag kinlik nyo naman yan, merong pwede kayong maglagay ng lipstick at saka ng eyebrows. Pwede nyong lagyan ng bigote ang inyong sarili. Okay, tingnan ko nga po, bago tayo pumunta sa sunod na tutorial, gawin natin, ano po, gawin natin, tingnan ko kung magagawa nyo na kayo ay may virtual background. Again, simula dun sa tabi ng video or nakalagay stop video kung kayo ay, okay. Ma'am Connie, iba yung lumalabas sa akin pag kinilig ko yung nasa right side ng stop video. Di ba meron doon arrow pataas yun ang i-click? Apo, ano nakalagay po? Ang lumalabas. Ayun, okay na. Lumabas ngayon. Choose kanina virtual, iba. Choose virtual background. Ano, tita? Just okay. Okay, click nyo yun. Lalabas ngayon yung preview nyo, 'di ba? May naka testing doon sa taas. Kung hindi niyo masyado makita, alisin niyo yung using a virtual background will decrease your i-close niyo yun, okay? Tapos yung plus sign sa kanan, nakalagay virtual backgrounds, video filters, yung pinaka plus sign sa kanan. Okay. Okay. Nakit ko na po. Tapos dapat nalolocate nyo kung nasan. Add image. Yan, add image. Okay. Sige, add image. Na. Tapos, okay. Saan po siya dito? Ang nandito ay yun, document. Yan, dapat alam nyo kung saan. Tapos IMG files. Yan, o diba? Kaganda nung kanina na alam ni tita kung saan kukuhanin. Double yun. Click nyo lang po. Yan! Oh, may effect na. Yan!
Take note And po then, meron po akong reminder. Wait lang po. Punta tayo uli doon. May reminder po ako. Kita nyo po itong nasa ilalim. Pag pumunta uli kayo sa choose background, nakalagay po dito, may checkbox po ito. I have a green screen, mirror, my video. Kung wala kayong green screen, huwag nyo pong i-check yan. Kasi kung i-check nyo po yan, testingin nyo na i-check yan, parang kinakain kayo ng background nyo. Para kayong nagiging multo. Ano po? Yung nawawala kayo sa sub-camera. And pati po dito yung tinuro ko kay Tita Rosa na may studio effects yung kanan. Ito po yung nasa pinakababa. Nakita niyo po yung studio effects. Pag click yung studio effects, may lalabas yan na lipstick, na kilay. I-try niyo po na lagyan niyo yung sarili niyo ng lipstick. Kasi, paano mag-share screen? Mahalaga po siya kasi magiging trainer kayo at i-share niyo yung ano niyo, yung slides niyo. So, paano mag-share screen? Again, focus uli doon sa button natin sa baba. Siyempre, naka-green na dito yung share screen. Hindi po ang i-click yung gilid, ha, mismong sa green button na may arrow. Ano po? Click nyo po yung gitna na yan. Pag kinlik nyo siya, yan, may lalabas na ganitong window. Nakalagay dyan, select a window or an application that you want to share. So, pwede kayong mag-share ng iPad. Ano po? Pero, kunyari po, MOFC, ang nakalagay kunyari, katulad nito, ang nakalagay po ay MD-SMD meeting. Ito po yung mismong file na gusto kong i-share, yung nakalagay sa arrow na yan. Pwedeng double click nyo agad yan para hindi nyo napindutin yung share button dito sa kanan. Or, pag isang click lang, kinlik nyo po itong file na ito, kiklik nyo pa rin yung share button. Again, pag lumabas po yan, mas maganda, i-double click nyo na itong mismong file na gusto nyong i-share. Kung hindi, isang click lang tapos click the share button. Okay? So, ang effect naman po niyan, lalabas na ngayon yung slides na inyong i-share. Kayo na ngayon ang mag-play ng slides ninyo. Okay? I-try nyo po dun sa, kunyari, may iPad kayo, pwede nyo rin pong i-share yung laman ng iPad nyo na kahit hindi nakaano. Magkakaroon lang ng susundin nyo lang yung instruction na parang mirroring yan. Just to give you tips. Okay? So, ganun ang pag-share screen. Okay? Ang tips naman natin pag naka-share screen na. Okay? Pag naka-share screen na, tataas na tong mga button na to. Itong mismong mga itim na button kasama yung unmute, yung start video, nasa taas na po yan. At nakalagay na dito sa grid, you are screen sharing. Para hindi nyo natanungin na, naka-share screen na ba ako? Pag nakita nyo po yung green na yan, na you are screen sharing, definitely, naka-share na yan yung screen nyo. At kung gusto nyo i-stop, ayan, may nakalagay naman, stop share. Okay? Ngayon, kung gusto nyo po ng iba pang tips, kunyari, naka-screen share ka na, pag kinlik nyo naman po itong more, itong nandito sa kanan, yan, gusto nyo mag-record sa computer nyo, ayan, kiklik nyo lang yung more record. Kaya po naririnig natin minsan na recording, parang start recording, parang ganon. Kasi ang host or yung nag-share screen, nagre-record dun sa computer. Okay? Tapos, pwede nyong pagka tinanong kayo na hindi po marinig yung sound. Kunyari, may pinlay kayong video. Example po sa MOFC natin, merong hindi ko na po hinaras ang sarili natin na kayo pa rin ang mag-e-explain ng benefits. Sino pong nakapag-open na ng MOFC slides? Sa MOFC slides po natin, hindi ko na kayo haharasin na isa-isahin nyo pa yung benefits. Opo, wala nga po. Wala yes, nga. Meron po doon akong video clip. Ngayon, pagka sinabihan po kayo ng inyong audience, hindi po marinig yung sound. Pupunta lang kayo dito sa more na nasa taas pa rin. Meron po dito sa baba yung record computer, record to cloud, reactions. Tapos dito po sa medyo baba, share sound. Yan. Diyan nyo po laging titingnan. Kunyari, sinabi na hindi po masyadong malinaw yung video. Yan, lalagay nyo naman dito yung nasa baba. Kiklik nyo naman yung nasa baba ng share sound. Optimize for video clip. Okay, yun po yun. Again, yung mga basic buttons ng screen share, malalaman mo naka-screen share ka pag lumabas na tong green, you are screen sharing. Pag gusto mong i-stop,
Yan, yung red naman, stop share. Kung gustong i-record, pupunta sa more, record on this computer. Pag hindi narinig ng audience ang sound, share sound. Pag malabo daw yung video, kiklik nyo naman yung optimize for video clip. And that's all. Gagawin natin pag nag-rename naman tayo using our laptop. Okay. So, lagi pong laptop kasi kumaga ini-encourage na natin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng sarili nating laptop. Okay. Or gumamit tayo lagi ng laptop tuwing meeting kasi mahirap talaga minsan pagka cellphone lang. Okay. So, pupunta po kayo sa participant's name na kung nasaan kayo. Kunyari po yan, Connie Osorio. Kiklik nyo lang or ilalagay nyo yung mouse pointer nyo dun sa pangalan nyo. Kunyari po, di ba, madami tong participants. Nasa taas naman lagi yung pangalan mo. So, pupuntahan mo lang siya. Ilalagay mo lang yung mouse pointer sa pangalan mo. Pag, yan, pinalaki ko na po ah. Pag nilagay nyo po yung mouse pointer sa pangalan nyo, pwede nyo gawin ngayon kung nakikita nyo yung pangalan nyo sa taas. Pag nilagay nyo yan, may lalabas na ganito. Unmute, tapos more. Ang kiklik nyo lang po, yung more. Pag kinlik nyo yung more, may lalabas na edit profile picture. Yan. Para pong ang edit profile picture, para katulad po nito, yung profile picture ko, ganyan, naka-green jacket. Kung gusto nyo siyang baguhin, edit profile picture, ang lalabas naman, parang hinihingi rin yung katulad sa virtual background, saan mo sinave yung picture na gusto mong ipabago dyan. So, ganun din po na parang virtual background. Pero, kung rename naman, kinlik mo yung rename, may lalabas naman na ganito. Yan, lalabas ngayon yung nakalagay na current name mo, kaya Connie Osorio, kasi yan po yung nakalagay na pangalan ko ngayon. Kunyari po, ang nakalagay ay Lisa Clanor's iPhone. So, dapat Lisa Clanor lang. So, pwedeng baguhin nyo siya, i-type nyo lang Lisa Clanor, tapos click nyo lang yung OK. Ganun lang po kasimple ang pagre-rename.